version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina! Ngayong araw na ito, gagawa naman tayo ng kakaibang recipe. Ordinaryong recipe pero kung makita nyo, ibang-iba siya. Ito ay ang tinatawag nilang Pancit 1922. Sa Kapampangan po, meron din kaming ganito. Tinatawag namin siya Pancit Ketang Milabas. Ang gusto pong sabihin noon, pansit nung nakaraan panahon. Kasi po, nauso po yung ketang milabas kasi po ang aking grandfather, si Don Monico Mercado, ay gumawa ng isang poesya, isang libro. Ang tawag niya ay entitled Ketang Milabas. So, kakaiba po itong sinabi ko sapagkat ang ingredients niya ay simple lang at walang maraming gulay. Meron tayong bihon, dalawang klase, miki at saka yung bihon na puti. Meron tayo pong baboy, no? Hipon. Nung panahon nila, ginamit nila ibe. Yung dried shrimps. Pero tayo po ngayon, wala tayong dried shrimps. Kaya hipon na lang ang ginamit ko. Tapos bawang, sibuyas. Meron din po tayong kinchay. Kung wala naman, maaari din natin i-replace sa celery. At saka yung condiments niya, toyo, salt and pepper. Mga kakusina, samahan na ninyo akong magluto. Tayo na! Magigisa na po tayo. Maglalagay ako ng mantika. Gaya ng dati, bawang. So, i-brown natin konti ang ating garlic. Tsaka natin ilagay yung ating baboy na nilagang baboy. Para ma-fry po siya ng konti, no? Tapos ilalagay natin ang ating hipon. No? Nilagyan ko pong konting kalamansi para maalis yung lansa. Tsaka ako po ilalagay ang ating sibuyas. Parang yung ordinaryong pansit natin, kaya lang kakaibang ang ingredients. Kasi nung panahon na yun, hindi pa uso yung maraming gulay. Kaya if you will notice, marami siyang karne. Lagyan po natin ng konting tubig.
Tapan muna natin siya. And let it boil for about 5 minutes. Ito po. Maglalagay na tayo ngayon ng konting asin. Konting soy sauce para hindi siya maputla. Tsaka konting pepper. Paminta. To taste lang po. Lalagay na natin ang ating yung stem ng ating celery. Wala po ako kasing once ay available. So, na-replace ko sa celery. Dito po, ilalagay na rin natin ang ating bihon. Marami-rami ito. Halu-haluin mo lang siya. Tsaka po natin ilagay yung ating miki. Para maputla pa po siya, magpwede natin siya lagyan uli ng konting soy sauce uli. Halu-haluin lang siya. Ilagay na po natin ang ating tinadtad na dahon ng celery. Po natin lagyan ng yung pinirito natin na baboy. Slices of baboy. Ito po, luto na siya. Lastly po, lagyan natin ng sesame oil. Optional naman po ito kung gusto natin o hindi, nasa sa atin. Ito po, magpe-plating na tayo. Ito po, luto na ang pansit ketang milabas na palaging sineserve at linuluto ng aking grandfather noong 1922. Tikman nyo, naluto from my kitchen to yours.
Sina. Don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you. Maraming salamat.